umpisa pa lang, tanggapin mo na sa sarili mo. Leader ka. I am a leader. Ang leader, hindi yan palasa. May kusa. Kusang nag-aaral. Aaralin niya, magpa-practice siya, para later on, hindi na siya aasa. Siya na ang mag-represent. Importante maintindihan natin na tayo ay leader. Ang leader, umaako ng responsibilidad. Tandaan natin, yung tagumpay mo dito, nakadepende sa'yo. Kung mag-diamond ka, kasalanan mo. Yung iba, maraming excuses. Wala kasi akong laptop. Hindi ako makapag-present. Wala akong iPad. Siya kasi may iPad kaya nakapag-present. Lagi niyang iniisip kung ano yung wala sa kanya. Kukumpara niya yun doon sa mga meron na. Hindi niya naiintindihan. Lahat ng nagsimula, wala din. Pero bakit siya nagkaroon? Kasi iba ang kanilang leader mindset. Kailangan mong maintindihan. Tanggapin mo nga, sabi mo, I am a leader. 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 Tanda mo ah, everything rises and falls on leadership. Lahat, kahit anong field, magtatagumpay o bumabagsak sa leadership. Sinabi ni John Maxwell yan, pakita natin. Tingnan mo na yan ha. Kuting yan, di ba? So dapat ang tingin mo sa sarili mo? Leader ka eh. Maliit ka pa naman ngayon, bago ka pa lang ngayon, pero leader ka na. Dapat nakikita mo na yung future mo. Parang kuting ka pa lang kasi bago ka pa lang, pero sa loob mo, ang paniwala mo, layon ka na. Buha mo? Ikaw yung king of the jungle. Ikaw yung leader. Hindi ka yung follower lang. Dapat baguhin natin yung mindset. Sa'yo mag-uumpisa. Hindi namin pwede maipasa yung paniwala namin sa'yo. Ang sabi ni Jesus sa Matthew, sabi niya, will it be done unto you according to your faith, to your belief. Sa ibang version sabi niya, become what you believe. Kung anong paniwala mo, yun ang maging ikaw. Naiiniwala kami sa iyo, pero kung ikaw hindi kayo naiiniwala, wala kami magagawa. Tama. Kaya paniwalaan mo sarili mo. Tanggalin mo lahat ng excuses. Ano ang definition ng leadership? Since 2008, pinapakinggan ko yung taong to. Ito ang aking naging virtual mentor. Basahin natin. 1, 2, 3, go. It takes him 32 years para ma-compose yung sentence na yun. Based sa kanyang experience, sa kanyang pag-aaral. Ano daw ang leadership? Ang leadership is a capacity to influence others. Through inspiration. Not manipulation. Not by force. By authority. Hindi. Kaya lang, paano ka daw maka-inspire? Kasi yan ay pinanganak na motivated by passion. Kaya ka nakaka-inspire kasi passionate ka dun sa iyong ginagawa. Ba't ka passionate? Kasi meron kang vision. Kaya ka passionate, may nakita ka sa future eh. Ito yung pwedeng mangyari eh. Marami kang pwedeng matulungan, at the same time, kayo din ay aangat. Makita mo kaya passionate ka. Meron kang vision eh, may nakita ka sa hinaharap. Yung nakita mo, bakit? Kasigurado. Ayun o, meron kang conviction, sold out ka. Alam mo kung bakit? Alam mo yung purpose. So, sa madaling salita, kung gusto mo maging leader, maka-influence through inspiration, i-shortcut natin. Sa purpose magsisimula. Alam mo, eto yung reason ba't ka pinanganak. Eto yung dahilan ba't ka nandito sa mundo. Maging network marketer. Kung sa tingin mo, pumasok ka dito as your stepping stone, hindi mo to purpose.
At pag hindi mo purpose, wala kang conviction. At pag wala kang conviction, wala kang vision. Wala kang vision, hindi ka passionate. Pag wala kang passion, ano mangyari? Hindi ka makaka-inspire. Kaya, by manipulation ang gagamitin mong leadership? Sa tingin mo ba, ito na yung purpose mo? Walang aksidente sa mundo. Lahat ng nangyayari sa mundo, lahat ng activity dito sa earth, may purpose. Dapat, as a leader, meron tayong 001 mindset. Ano yung 001 mindset? Di ba natuturo na natin palagi yun? Tandaan nyo, ang 001 mindset, kasi ang company, meron mga 001. Alam mo yun? Wala silang upline. Company na eh. Nakuha mo? Kaya kahit bago ka pa lang, meron ka dapat, ano? 001 mindset. Hindi ibig sabihin na hindi ka makikinig sa mga mentors. Ang ibig sabihin, huwag kang umasa. Isipin mo, ikaw at ang kumpanya nag-usap. Ang company bahala sa products, sa office, sa marketing, sa lahat. Ikaw ngayon yung leader na kinausap ng company. Tandaan mo to ha. Naku, pag ito ang naging mindset mo, maniwala ka. Tandaan mo. Ikaw ang kinausap ng company. Sa'yong nakasalalay kung ang company ay magbubuo or babagsak. Alam niyo ba, kami nung pumasok, ganun ang aming mindset. Kahit marami nang nauna, kunwari wala pang member, kami ang magpapalaki. Di ba, mindset is everything. Kung meron kang ganitong mindset, sa'yo nakasalalay ang paglaki ng kumpanya, papayag ka bang walang makausap everyday? Pero dahil hindi kasi ganito ang mindset mo, okay lang walang invite ngayon. Bakit? May ibang team naman, buhay ang company. Ang sabi ng company sa'yo, bigyan kitang 6 months. Pag hindi tayo lumaki, magsasarado tayo. Ganun dapat ang mentality. Pag wala kang pay-in, walang pabayad ng kuryente ang opisina. Bakit? Ikaw ang kinuha ng company as a leader para palakihin to. Kaya wala kang production. Magtutuloy ba ang negosyo pagka nalulugi? Hindi. Taasan pa natin yung 001 mindset natin. At isipin mo ngayon, ikaw yung binigyan ng opportunity ng company na maging 001. Sa'yo nakasalalay, 6 months from now, kung lalaki ba at masustain ba yung business. Pag wala kang ganito, petex ka. Walang makain, sanay ka naman, tama? Pag hindi yan nabago, pauy-ulit yan. Hindi lalabas ang totoong potential mo. Kailangan kasi meron ka tiki-carry na mas malaki kaysa sa'yo. Doon yung lalabas yung potential mo na todo.